Hi everyone! Welcome to I Miss Recipes. Today ay ipapakita ko sa inyo ang isang recipe na ginagamitan ng kaning lamig, bahaw o leftover rice. Isang simpleng recipe na ginagamitan ng kaning lamig. Ngayon, ang mga ingredients na aking idadagdag, mga sangkap, ay katulad ng itlog. Isang itlog. Pagkatapos, ay kaunting asin. Maglagay o magdagdag ng asin ayon sa inyong panlasa. Ito naman ang aking green. Yan. Parsley. Minced parsley. Pwedeng-pwede dito ang spring onion leaves. Bagay na bagay dito. Pagkatapos ay aking idadagdag naman ang paminta. Ground pepper. Magdagdag ng paminta ayon sa inyong panlasa. Ako gusto ko ay maraming paminta. Ayan. Nalagyan ko na ng paminta. Ngayon, ang idadagdag ko naman ay ang paprika. Ayan. Hindi ito maanghang, no? Sweet paprika ito. Okay. Pagkatapos, ay ang grated cheese. Ang gagamitin ko dito ay, o ang gagamitin ko ay parmesan cheese. So, kasama ito sa ingredients. Ayan. Ngayon, paghahalu-haluin ko na ang lahat ng mga sangkap. Ang parmesan po ay medyo maalat na. Kaya kaunti lang inilagay kong asin. Dalawang itlog ang kailangan para sa breading. So, 2 eggs. Breadcrumbs. Ayan. Okay. So, ngayon ay bibilog na ako. Palamnan ng isang pirasong mozzarella ang loob ng bawat isang rice ball. Pagulungin sa itlog. At pagkatapos ay sa breadcrumbs. At eto na, ready na silang i-fry. So, ipa-fry na natin ang mga rice balls. Gagamit ako ng mantika. Ito ay vegetable oil. Corn oil. Okay, mainit na. So, isa-isa kong ilalagay ang rice balls. Medyo mahina ang apoy para hindi siya masunog.
Ngayon ay pwede nang hanguin ang first batch. Balls. Subukan nga natin tikman. Ayan o. Ang mozzarella. Magugustuhan itutyak ng mga bata. Good. Pwede rin itong kainin na may dips. Ito, katulad nito, ketchup. Saw-saw lang. Ganyan. Maraming variant ang pwede nyong makreate sa pamamagitan ng paggamit ng kaning lamig. Pwede nyong ipalaman ang anumang ibig nyo. At pwede rin itong kainin kasama o partner ang paborito nyong pang-ulam. Thanks for watching!